guys, it's me again. Welcome to our vlog. For today's video guys, ipapakita ko po sa inyo yung about po sa report of marriage form, yung notarize ko po dito sa Pinas, at saka yung report of marriage form po na galing sa U.S.A po. So guys, ito na po yung ano po, yung form po na napanotarize ko na po. Kung mapapansin nyo po dyan, bakit blur, yan. Kung mapapansin nyo po dyan, yan po yung ano, full name ng husband ko. Tapos, yung signature niya po sa taas. Tapos, yung sa akin din, ito, full name ko din, sinulat ko tapos yung signature ko sa taas. At saka naka-sale na po siya, galing po yan sa attorney, yung sa pagpapanotarize ko po. Tapos, ito din po. Yan. Ito wala pa guys kasi yan po sa embassy. So ipapakita ko din sa inyo guys yung ano na po, yung galing na po sa embassy. So guys, ayan na guys. Ito na po yung ano namin po, yung galing sa USA embassy na yung report of marriage po na galing sa US embassy po. Philippine Consulate General. Yan po, Sanfrancisco. Nakalagay po dyan, this serves as your original report of marriage contracted abroad. So, after approximately 6 months guys, pwede na po kayo mag-order sa PSA. Pwede nyo na po yan mag-order kayo sa, ba't nagbablard? Sa HTPP. PSA service, ganun. Ito guys. Ba't nagbablar siya? Ito po yung resibo na to. Ito po yung ano. Ito po yung binayaran namin na ano po, $25. Guys, yung $25 po, kasi ano lang po eh. Kasi ako yung nagre-report nito. So, nagpa-change lang po ako sa ano po. Yung Philippine money po, pina-change ko po sa Western Union. Sa Western Union po ako nagpa-change guys into dollars, $25, mga ano ata to, mga 1,000 plus or 2,000 plus, nakalimutan ko na guys. So kung dito guys mapapansin nyo po, bakit nagbablurred, yan, may perma dyan ng ano ko, ng husband ko po, nakalagay po yung ano niya. Nakalagay po yung full name niya. Tsaka. So, ayan guys. Mapapansin nyo po. Ito pong perma na to. Ay, ito po. Sa husband ko po. Full name niya. Tapos perma niya. Tapos ito din po. Sa akin. Full name ko. Tapos perma ko po sa taas. Ito na po. Nanotarize na po siya ng ano, ng attorney. Sa lawyer. Ito po. Ay, but sa ano na pala to? Ah, ito guys. Oh, yan. Itong sa baba, ito na po yung sa ano, ito na po yung sa USA Embassy sa ano, dun sa USA. Sila na po yung nag-fill up dyan. Tapos makikita nyo po, yung pinapakita ko po yung blanco sa inyo. Ito guys, yung pinapakita ko po na blanco sa inyo nung nakaraan, dito. Yan, oh, dyan. Sila na po yung naglagay dyan. Oh. Kasi nung na-report namin to, yung ano pa eh, March 9, 2021. So, yun guys. Ipapakita ko din po sa inyo yung ano po, yung marriage certificate po namin na naka-PSA na po. So guys, ito na po yung ano po, yung marriage certificate namin po, marriage contract na dito sa Pinas po. Para na lang din po siyang ano eh. Yan na po yung ano, yung PSA authenticated marriage contract namin dito sa Pinas. So guys, sana po naliwanagan po kayo. Yan po. So guys, yung PSA certificate po, yung marriage contract po, nakasaad po dyan sa ano po, sa report of marriage na ano po. After 6 months niya po makukuha. Pero after 4 months po guys, trinay ko po
May copy na po. Nakakuha na po ako ng ano, within 4 months lang po. So, ayan guys. Bukas guys, gagawa ulit ako ng video kung paano po gagawa ng cover letter po. Para din na po kayo mahirapan. So, yan muna sa ngayon guys. Kasi may ano pa ako ngayon. Pupunta po ako ng appointment. May ano kasi ako guys, yung sa varicose appointment ko po. So, yan guys. So, see you in my next videos. Bye!